بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Bukas na po ang tinatawag na araw ng Arafah, July 30, 2020. At alam po natin ang kahigtan ng araw na ito na kung saan sa ngayon po sa gabing ito ay makikita po natin ang iba't ibang mga mensahe ng ating mga kapatid ukol sa araw na ito ng Arafah, at kanila rin binanggit ang ilan sa mga kahigtan ng araw na ito, at ang halimbawa nito ay ang pag-aayuno sa araw na ito, sa araw ng Arafah, ay nagiging dahilan ito upang patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan na ating nagawa sa dalawang taon, sa isang taon na nakaraan at yung susunod na taon. At nais ko lamang bigyan diin na alam po natin na ang araw ng Arafah ay isa rin sa mga kahigtan nito, na ang araw na ito mga kapatid sa mapalatayang Islam ay dito ibinaba o ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkakumpleto ng o pagiging ganap ng reliyong Islam. Ibig sabihin, yung mga batas, yung mga lituntunin sa pananampalatayang Islam ay kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala o ginawang ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito. Kaya nga, ito ay bilang pagpaparangal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito, kaya binigyan niya ng karagdagang pagpapahalaga o karagdagang pag-uukol pansin sa araw na ito, dahil nga sa araw na ito mga kapatid sa mapalatayang Islam, bilang isang Muslim ay ibig sabihin ito, ginugunita natin ang araw na ito para bilang pag-alala na ang araw na ito ng Arafah ay dito ginawang ganap, ginawang kumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala ang reliyong Islam. Kaya nga, sa bagay na ito ay banggitin natin yung pangyayari sa pagitan ni Umar ibn al-Khattab at ang isang Yahudi. Qala Yahudiyun li Umar ibn al-Khattab, sinabi ng isang Yahudi, isang Hudyo kay Umar ibn al-Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, o ang pinuno ng mga mananampalataya, ayatun fi kitabikum takraunaha, isang verse, sabi niya, sa inyong aklat ng banal na Quran na inyong binabasa, law alayna ma'ashara al-Yahud, nazalat latakhadna dhalika al-yawma ilan. At kung sa amin lang na mga Hudyo ibinaba ang versikulo na ito mula sa banal na Quran, ay ginawa na namin itong ang araw na ito na kapiestahan para sa amin. Qala ayu ayah, sinabi ni Umar ibn al-Khattab, tinanong niya ang Hudyo na ito, sabi niya, anong versikulo na ito mula sa banal na Quran? Qala, sinabi ng Hudyo, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Ang bersikulo na ito ay ang binanggit na ito ng isang Yahudi, nang ibig sabihin, sa araw na ito ay aking ginawang kumpleto para sa inyo ang inyong reliyon, at aking ginawang ganap para sa inyo ang aking mga biyaya, at aking pinili ang o kinalugdan ang Islam para sa inyo bilang isang reliyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kala Umar, at sinabi ni Umar sa pagpapatuloy nito,
Qad arafna dhalika al-yawm. Tunay na kami ay alam namin ang araw na ito. Wal makan alladhi nazalat. At ang lugar kung saan ibinaba ang bersikulo na ito mula sa banal na Quran. Alan Nabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qa'imun bi'arafa yawm jum'ah. Habang siya ay nakatayo sa lugar ng Arafa, at ito ay sa araw ng Jumu'ah, sa araw ng Biyernes. So mga kapatid sa manampalatayang Islam, kahit ang mga hindi mananampalataya ay sa panahon ng ni Umar ibn al-Khattab ay makikita natin ang kanilang pagpapahalaga sa araw na ito ng araw ng Arafa, hanggang sa sinabi niya na kung sa kanila lamang ibinaba ang bersikulo na ito mula sa banal na Quran, ay ginawa na sana nila itong araw na kapiyestahan nila. So ito ay nangangahulugan lamang mga kapatid sa manampalatayang Islam, sa kahigtan o kahalagahan ng araw na ito, ng araw ng Arafa. At gayon din makikita natin ang pagpapahalaga ng ating mga sahaba o kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at bilang nangunguna sa bagay na ito ay ang ating nabanggit dito na isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Umar ibn al-Khattab, na kung saan sabi niya na ang pagbaba ng bersikulo na ito mula sa banal na Quran ay alam niya kung saan ito ibinaba, kung anong araw ito ibinaba, at kung saang lugar ito binaba. At ito ay binaba sa araw ng Arafa, sa araw ng Biyernes. So mga kapatid sa manampalatayang Islam, dito maintindihan natin na isa sa mga kahalagahan ng araw ng Arafa ay dahil dito ibinaba ang bersikulo mula sa banal na Quran na bilang pagpapahayag ng kakumplituhan, ng kaganapan ng reliyong Islam, na ito ay hindi na madadagdagan at hindi na mababawasan. At bilang pagbibigay diin na ang reliyong Islam ay kumpletong reliyon, na hindi na po natin kailangan ng iba pang patnubay o iba pang basihan na dapat nating pagkunan ng ating pananampalataya o kaya ng ating mga isinasabuhay sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So dito maintindihan natin mga kapatid na ang Islam mga kapatid ay reliyon na kung saan makikita natin ang kaganapan nito. Na kung saan sa kaganapan ng reliyong Islam, ito ay angkop sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon. So ito po ang reliyong Islam. Ito po ang reliyon na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng na dapat maging reliyon o pamamaraan ng buhay ng lahat ng tao. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.